Hello! Shalom ka, Anli! Welcome po ulit sa ating panibagong episode. At syempre, tutuloy po natin yung ating series na From Zero to Hero. At ngayon naman, nasa 9th generation na po tayo ng ating topic. Syempre, yung pag-uusapan po natin ngayong gabi ay si Lamech. Sino nga ba si Lamech? At ano nga ba ang ating matututunan sa kanyang buhay? So wag na natin patagalin pa. Tara na at pasukin na natin ang mundo ng Bible. Mababasa natin ang kanyang buhay sa Genesis chapter 5 verses 25 to 31. Ang sabi dito, when Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years, and then he died. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah, and said, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands, caused by the ground the Lord has cursed. After Noah was born, Lamech lived 595 years, and had other sons and daughters. Altogether, Lamech lived a total of 777 years, and then he died. Sino nga ulit si Lamech? Si Lamech ay anak ni Methuselah noong siya ay 187 years old. Noong 182 years old na siya, ipinanganak ang kanyang anak na si Noah. Nagkaroon pa siya ng maraming anak at namatay siya sa edad na 777 years, which is 5 taon bago nangyari ang Great Flood. Nung siya pa ay nabubuhay, naabutan niya sina Enoch tsaka si Adam. At mababasa din ang kanyang buhay sa 1 Chronicles chapter 1 verses 3 to 4, maging sa New Testament sa Luke chapter 3 verse 36. Na-witness din niya ang pagkuha ng Diyos kay Enoch. At panigurado, siya ay pinalaki sa ilalim ng impluwensya ng kanyang lolo na si Enoch, maging ang kanyang ama na si Methuselah. Sa kanyang panahon, nagkaroon po siya ng kapangalan. Siyempre, ang pangalan din po ay Lamech. Pero itong Lamech na ito ay galing po sa lahi ni Cain. Isa po siyang tao ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Siya din ay may 2 asawa. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Biblia na may 2 asawa. Ikaw ka, Anli, gusto mo ba ng 2 asawa? Hirap din yan kasi magiging 2 rin ang biyanan mo. Hindi, biro lang. Si Lamech, nasa lahi po ni Cain, ay mayabang, arugante, at blasphemous. Pumatay siya ng isang kabataan sa kadahilanan na siya ay nasugat nito. Pero yung natamo niyang sugat, hindi naman life-threatening. In short, injury lang ito. Light injury. Pero arugante nga at mayabang itong si Lamech, pinatay niya ang kabataan. Ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Cain, ngunit ginamit ito ni Lamech sa kanyang pangsariling kapakanan. Yung mercy na binigay ng Diyos kay Cain, ginamit niya ito para sa kanyang revenge. Pero teka lang, medyo napapalayo tayo sa ating topic ngayon. Kasi yung pag-uusapan natin ay yung isang Lamech. Si Lamech na sa lahi po ni Seth. Ano nga ba yung mga traits na matututunan po natin kay Lamech? Base po sa binigay ng Bible po sa atin. A man of prayer. Ang ibig sabihin ng salitang Lamech sa Hebrew ay strong youth o powerful one. Kung si Lamech sa lahi ni Cain ay powerful one sa kanyang sariling lakas, sa kabilang banda naman si Lamech sa lahi ni Seth ay may tuturing na
a man of prayer. Ikaw ba? Nagpipray ka pa ba? Buhay mo ba ang manalangin? Alam naman natin na nabanggit po sa Mark chapter 9 verse 29 na sapagkat sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya sa Diyos, makakamit ang kapangyarihang makapagpalayas ng mga demonyo at magapi ang kapangyarihan ng kasamaan. Naalala ko tuloy yung isang panaginip ko na puro deliverance po yung aking napaginipan. Nagpapalayas po ako ng mga demonyo sa mga sinapian po ng mga kabataan. Balikan po natin si Lamek. Sa buhay ni Lamek, mas nabigyan ng pansin ang kanyang anak na si Noah kaysa sa kanya. Ang ibig sabihin po ng pangalang Noah sa Hebrew ay comforter or giver of peace. Dito natin makikita yung sigaw ng puso ni Lamek dahil sa kasamaan na nagaganap sa kanyang paligid. Umaasa siya sa comfort at peace na manggagaling sa Diyos. Alam naman natin sa kanilang panahon na anuman po ang kanilang pinapangalan sa kanilang mga anak ay declaration ng kanilang pananampalataya. Kinilala niya ang kawalan ng kakayahan ng tao para malagpasan ang pagdurusa dito sa mundo. Nakilala niya na ang pagdurusa at kalungkutan sa buhay ay bunga dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Kaya, hindi siya naghimagsik laban sa Diyos. Kaya kapatid, huwag ka magrebelde sa Diyos. Si Lamek din ay hindi sumuko sa ilalim ng pagdurusa at paghihirap. Sa halip, ang mga bagay na ito ang nagudyok sa kanyang pananampalataya. Kaya kaanli, ano man yung hirap ng buhay meron ka, sana ito yung magudyok sa iyo na manampalataya sa Diyos. Amen! Tama ka dyan! Nagtiwala lamang si Lamek sa Diyos at umasa na ang sumpa ay aalisin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Noah. The Messiah. Time-team na inasahan ni Lamek ang pagdating ng Messiah. Inasam ni Lamek ang katapusan ng malungkot na pagkalugbok ng tao at ang panunumbalik ng Eden. Di ba nga po naabutan niya si Adam? So napakinggan niya po ang kwento ng Garden of Eden. Umaasa siya na may mag-aalis ng hatol na kamatayan na ipinayag sa tao at magbubukas ng landas para sa pagbawi sa orihinal na kalagayan ng tao bago ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kumbaga, umaasa siya na bumalik yung original calling ng tao bago pa mangyari yung fall. Si Noah, na anak ni Lamek, ang naging pangako ng Diyos para sa tao. Alam naman natin na ang Diyos na kanilang sinasamba ay ang God of Comfort o ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. At si Noah nga ay isang type o foreshadowing ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang totoong makapagbibigay ng comfort at rest para sa ating lahat. At makikita nga natin sa faith ni Lamek yung nag-uumapoy niyang pag-asa sa pagdating ng Messiah. Sa ating panahon ngayon, inaasam-asam din po natin yung panahon na mamimit po natin ang ating Diyos. The Mortal. Nabuhay si Lamek sa loob ng 777 years. Ito yung pinakamaikling buhay sa 10 henerasyon mula kay Adam. Pero biruin mo, mahaba pa rin yun, no? Compared po sa average age ng tao sa panahon natin ngayon. Ang number 7 nga po pala ay number of completion. Natapos ni Lamek ang lahat ng kanyang gawain sa buhay sa loob ng 777 years. Grabe ang haba. Malamang na tinulungan niya ang kanyang anak na si Noah sa paggawa ng arko dahil inasam niyang makita ang araw kung kailan matutupad ang revelation na kanyang natanggap. Siguro nga po, biglang kinuha ng Diyos ang buhay ni Lamek
limang taon bago ang baha, bago dumating ang kapamakan at kasamaan. Dahil inoffer ni Lamech ang pinaka-best sa buong buhay niya para sa katuparan ng kalooban ng Diyos. Nagkaroon din naman siya ng maraming anak bukod kay Noah. Pero hindi lahat ay nakasama sa arko nung nagkaroon ng baha. Hindi lahat ay nakinig at sumunod sa turo ng kanilang ama. Mas sinunod nila ang kasamaan na talamak sa kanilang panahon. Baka nga nakiusap pa nga si Lamech o si Noah na sila'y magbago, ngunit ayaw talaga nilang tanggapin. Nasiyahan sila sa buhay sa mundo, sumuko sa kanilang sariling mga pagnanasa, at hindi na kayo pagtulungan sa paggawa ng arko. Pagkaman napakalapit nila sa gumawa ng arko, ang lahat ng mga kapatid ni Noah ay natangay ng alon ng paghatol. Meron silang channel of salvation na napakalapit sa kanila. Ngunit, hindi sila nakaligtas dahil hindi sila naniwala. Ika nga sa Matthew chapter 24 verse 37, "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man." Hindi tayo dapat maging foolish na baliwalain ang salita ng Diyos at makaligtaan ang Ark of Salvation, gaya ng mga ginawa ng mga kapatid ni Noah. Kaya wag po natin baliwalain ang salita ng Diyos. Amen! Tama ka dyan! At iyan ang buhay ni Lamech, the ninth generation since Adam. From zero to hero. Kahit maiksiman ang tala ng kanyang buhay sa Bible, ay marami po tayong matututunan sa kanya. Amen! Tama ka dyan! At sana may natutunan ka sa ating pinag-aralan ngayong episode. Salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli po, marami pong salamat and God bless you.